Kumusta mga Pops? This is Gel Pops TV. From! Palakpakan na! Barangay Ginebra! Sino pa? Mark Caguioa, the Rookie of the Year! Marcus Mark Caguioa! 2001 PBA Draft. Ito na siguro ang draft na bumago sa kapalaran ng dati nooy palaging kulelat sa standing na Barangay Ginebra. Sa draft na ito ay nakuha nila sa 3rd overall pick si Mark the Spark Caguioa. Pero alam nyo ba mga Paps na si Mark Caguioa ay muntik nang makuha ng token text? Ang dating Mobiline Phone Pals na ngayon ay token text ay muntik nang makabuo ng Big 3. At hindi lang ito basta Big 3 ah, deadly ang tatlong ito, Asita Ulava, Jimmy Alapag at Mark Caguioa. Pero bago natin ipagpatuloy ang kwentuhan mga Paps, kung bago ka pa lang sa akin channel at mahilig ka sa mga basketball contents, mag-subscribe ka na. Pindutin mo na rin ang notification bell para palagi kang updated. At huwag din natin kakalimutan i-like ang video bilang suporta. Tara, huwag na natin patagalin to. Let's go! Ang 2001 PBA Draft ay isa sa mga draft na punong-puno ng mga talented players. At ngayon ay pag-uusapan muna natin ang dalawang rookies na nakuha bago si Mark Caguioa. Ang first pick noon ay nakuha ng Red Bull Thunder at ito ay sa pangunguna ni Coach Yang Giao. Kinuha ng Red Bull Thunder ang dating Metropolitan Basketball Association o NBA superstar na si Willie the Thriller Miller. Sa pagpasok ni Willie Miller sa PBA ay maraming teams ang pinahirapan niya. 2002 at 2007 naging MVP si Willie Miller. Part din siya ng 40 greatest player ng PBA. Kaya naman masasabi ko na deserve niya na mapunta sa number 1 pick nung time na yon. At hindi rin naman nagkamali ang Red Bull management na kunin sa number 1 pick itong si Willie Miller. Dahil maganda talaga ang pinapakita noon ni Willie Miller nung naglalaro pa siya sa Red Bull Thunder. Kaya naman hanggang sa ngayon ay kilalang kilala pa rin si Willie Miller sa kanyang naiambag sa PBA. Ang second pick naman para sa 2001 PBA draft ay nakuha ng Shell Turbochargers under coach Perry Ronquillo. Dahil second pick ang Shell Turbochargers, marami silang pagpipilian. Ngunit ang pinili nila ay isang hindi kilala. Ngunit matunog ang pangalan at siya ay si Michael Raybach. Matunog noon ang pangalan ni Michael Raybach dahil sa may katangkaran ito at shooter pa. Nung naglalaro na si Michael Raybach para sa Shell, maihahambing ko ang laro niya sa pinagsamang Mick Pinisi at Sanitos. Okay naman ang naging karir ni Michael Raybach sa PBA. Ngunit dahil na rin sa mga personal problems, ay nagdesisyon na itong umuwi na lang ng Amerika at doon na lang tumira. At hindi na nga pinagpatuloy pa ang kanyang karir sa PBA. Ang third overall pick ay nakuha ng Barangay Ginebra. At ang kinuha nilang player ay si Mark the Spark Caguioa. Marami ang nagulat at marami din ang nagalit. Dahil karamihan sa mga PBA fans nung panahon na yon ay hindi nila kilala ang pangalang Mark Caguioa. Ang ilan sa mga player na matunog ang pangalan nung time na yon sa PBA draft ay sina Kiko Adriano at si Jan Arrigo. Isa sa kanilang dalawa ang inaasahan ng mga tao na kukunin ang Ginebra sa draft. Ngunit marami nga ang nasurpresa dahil si Mark Caguioa nga ang kinuha ng Barangay Ginebra. At ang twist dyan, hindi lang fans ang nasurpresa, kundi ang token text management ay nasurpresa din sa ginawang pagkuha ng Barangay Ginebra kay Mark Caguioa. Ang tanong, bakit nasurpresa ang token text nang makuha ng Ginebra si Mark Caguioa? Ganito kasi yan mga Paps. Bago pa man magsimula ang 2001 PBA draft, ay nagkaroon ng isang exhibition games na kung saan mga Phil-Ams ang mga naglalaro. At kabilang na nga dyan si Mark Caguioa. Bagamat pure Filipino naman itong si Mark Caguioa, sa Amerika naman siya lumaki. Kaya naman nakasama siya sa lineup sa mga maglalaro sa exhibition games ng mga Phil-Ams. Pinuntahan nito ng mga iba't ibang coaches kasama ang mga coaches sa PBA. At isa na nga dyan, si Coach Louie Alas na dating coach ng Mobiline Phone Pals na ngayon ay kilala na bilang Token Text Tropang Giga. Pagkatapos ng exhibition games ay napahanga itong si Coach Louie Alas kay Mark Caguioa at agad nagpahayag na interesado sila kay Mark Caguioa
na kunin sa PBA rookie draft kung sakaling magpapadraft nga itong si Mark the Spark. Kumbaga sa babae ay talagang nililigawan ng management ng Token Techs itong si Mark Caguioa. Subalit walang kamalay-malay ang Mobiline na hindi lang pala sila ang nakapag-scout dito kay Mark Caguioa. Dahil nung nasa college pa lang itong si Mark Caguioa ay nai-scout na pala ito ng mga PBA coaches at kasama na nga dyan ang staff ng Barangay Ginebra. Kaya naman nung nakuha sa third pick itong si Mark Caguioa ay talagang na-shock ang management ng Mobiline Phone Pals dahil naging kampante sila na makukuha nila itong si Mark Caguioa. Ang nasa isip kasi ng Mobiline nung time na yon ay sila lang ang nakakaalam sa impormasyon tungkol kay Mark Caguioa. At tila ba nataranta ang Mobiline nung hindi nila nakuha si Mark Caguioa at yung fourth pick na para sa kanila ay hindi na nila masyado napag-isipan pa. At para sa pang-apat na pick, kinuha ng Mobiline Phone Pals ang serbisyo ng superstar ng Cebu na si Gilbert Demape. Maaasahan at magaling naman itong si Gilbert Demape. Ngunit mas mataas pa ang performance sa kanya ng 5th overall pick na si John Arrigo. Kaya naman may mga nagsasabi na wrong pick ang nagawa ng Mobiline Phone Pals nung time na yun. Dahil maganda ang nilaro ni John Arrigo nung siya ay nasa Alaska. Hindi nagustuhan ng Mobiline Phone Pals management ang naging diskarte ni Coach Louie Alas pagdating sa draft. Kaya naman ang taong 2001 ay ang huling pagko-coach niya sa Mobiline Phone Pals. Maraming nagsasabi na kung nakuha ng Token Techs itong si Mark Caguioa ay siguradong magkakaroon ng TNT Dynasty. Dahil nung mga sumunod na draft ay nakuha nga nila itong si Jimmy Alapag. Ang kombinasyong Asi Taulaba, Jimmy Alapag at Mark Caguioa ay talaga namang walang kaduda-duda na maraming pahihirapang team sa PBA. Ngunit hindi nga ito natuloy at nakuha nga ng Barangay Ginebra itong si Mark Caguioa. And obviously, masayang masaya si Mark Caguioa at napunta siya sa Barangay Ginebra, diba? At taong 2001, hinirang si Mark Caguioa bilang Rookie of the Year. And fast forward, hinirang naman na MVP ng PBA si Mark Caguioa noong taong 2012. Hindi man natuloy ang Alapag, Taulaba at Mark Caguioa tandem, ay natuloy naman ang Mark Caguioa at JJ Helterbrand tandem na kilala sa tawag na The Fast and the Furious. Love him or hate him, Mark Caguioa is still Mark Caguioa. Ang pangalan niya ay nakaukit na sa kasaysayan ng PBA, lalong-lalo na sa mga puso ng mga diehard Ginebra fan. Kung nagustuhan nyo ang video natin para sa araw na ito, huwag nating kakalimutan i-like ang video at mag-subscribe na rin sa mga hindi pa nakakasubscribe. Maraming salamat mga paps! At bago tayo matapos, oras na para sa inyo mga pa-shoutout. So, what's out? Maraming salamat sa suporta mga paps. And mega shout out sa inyong lahat na sumusuporta sa Gel Pops TV. Shout out din sa aking gold member na si Team Rasmussen. Shout out din kay Brian Villan Atienza, Mervin Latoha Mendoza at Ruth Osorio Tardagila. That's it for now mga paps. Maraming salamat sa panonood and see you again para sa ating next video.